Hello everyone, dito po sa video na to, ituturo ko yung pag-prepare ng sab-araw. Yan, kung mapapansin po ninyo sa bagong BMS, yan, medyo apektado yung mga nag-prepare ng sab-araw. Sa regional office, yan, apektado po kayo dahil hindi nyo na po makikita yung transfer to dun sa transaction type. And pag nag-select kayo dun sa transaction, hindi nyo na po makikita yung transfer to. Yan. Paano magkakaroon ng amount dun sa transfer to para mag-reflect dun sa mga reports? Yan, makikita lamang yun pag dun tayo naglagay ng data sa sub-arrow module. Kaya importante itong video na to. Ito po yung magiging guide ninyo kung paano mag-prepare ng sub-arrow sa BMS. Yan, ang tanong kung dito na kayo gagawa, yan, meron din kayong option na kung gusto nyong gawin dun sa dati nyong ginagawa, pwede nyong ilagay na lang ng nakalamp or nakabuo dun sa sub-arrow. Yeah, i-identify nyo lang yung PAP, kung current ba siya or continuing, para lang mag-reflect dun sa transfer to columns ng mga reports. Pero dito sa video na to, ipapakita ko yung step by step kung paano mag-prepare ng sub-arrow. Katulad ng ginagawa namin sa central office, yun yung ipapakita ko po, isa-isa. Ayan. Okay, proceed na tayo dun sa pag-prepare. Okay, lalagin muna. Ang ibibigay kong example ay yung sub-arrow for chalk allowance, yan, cash allowance. Nandito yung module ng sub-arrow preparation. Dito tayo papasok. Kailangan sigurado meron na tayong nakaset muna na allotment. Dito sa PAP, dapat nakalagay na yon. Tingnan natin yung sa chalk allowance. Yan, meron tayong PAP na rito for cash allowance. Ito yung gagamitin natin. PPA 396 ang gagamitin natin. Okay. Halimbawa, mayroon yan ng 5 million dito for cash allowance. Yung 5 million na yan, dapat nakapost din dito sa registry. Yung 5 million. Yun, mayroon na akong nailagay dito. Naka-post na yung 2020 chalk allowance. Yan, recorded na sa registry as allotment. Kaya syempre dapat pag nag-generate ng reports, makikita yung 5 million. Okay, naka-post yun. Then punta tayo sa sub-arrow preparation. And dito po, katulad ng sa central office, dito kami nag-prepare ng sub-arrow. Okay. Kasi dito pala, balikan ko lang muna para dito sa registry. Pabalik muna ako sa registry. Papansin ninyo, pag nag-add record dito, yan eh, add record ako. Dito sa transaction, papansin nyo, wala na kayo makikitang transfer to. Transfer from lang, yung makaka-receive lang sa baro, yung magre-record. Pero yung transfer to, wala. O kaya, yung transfer to, tinanggal ko dito dahil dun sa sub-arrow preparation siya, automatic na siyang pupunta sa reports. Once na nag-prepare kayo ng sub-arrow at naka-post na yun, naka-approve, kailangan may tagging dito. May tagging na naka-approve sub-arrow. Medyo malaking pagbabago to kasi medyo may adjustment kayo, especially dun sa regional offices. Kung mayroon na kayong mga diskarte na ginagawa kung paano yung pag-prepare ng sub-arrow,
Pero again, ito yung BMS, flexible naman ito. May mga discarte rin na pwede kayong gawin dito sa sub-araw preparation. Pwede nyo rin gamitin to na kayo mismo yung mag-sub-alat. Even the division offices, pwede nyo gamitin to kung magta-transfer kayo ng pondo doon sa inyong mga implementing units. And pwede dito na kayo mag-prepare. Kung halimbawa, magbibigay kayo ng subsidy doon sa from your gas, MOE to implementing unit, pwede nyo gamitin yung sub-araw preparation. Okay? Proceed na tayo dito sa sub-araw preparation. Okay, ganito ang makikita ninyo kung first time na gagamitin yung sub-araw module, kailangan i-click po ninyo yung first transaction. Yan, pag meron ng transaction to, wala na yung button na yan. Ginagamit lang natin tong first transaction dun sa, yun na nga, literally, dun sa unang transaction. Kapag meron ng transaction yan, hindi nyo na makikita. Lagi na lang kayong mag-add record. Okay, proceed na tayo. First transaction. Yan, ganito yung mag-pop up na interface. Naka sa regional offices, yung prefix niya, naka RO na yan. Dun sa mga division office, naka DO naman yun. Kaya may iba yung file nung sa ano. Pwede nyo naman palitan yan. Pero siyempre, RO kayo, regional office yung example natin na magda-download, prepare na sa baro. Kaya RO dapat yung gamitin. Kung division, division. Kami, OSEC kami sa central. Then, dati di ba may EPIP? EPIP yung ginagamit namin yung pinaka-prefix. Okay? RO, then ano yung region? Click lang dito. Region 4B. Then yung year, naka-default na yung 2020. Series number 1. Example. Then, itatype nyo yan. Kung wala yung number 1, type nyo lang yung number 1. Then yung date, for example, sasabalat kayo, May... May 5 kayo nag sub-alat. Yung fund code 101101 yan. Then yung year 2020 naman. Then dito, titingnan natin sa PAP o PPA number. Isi-select natin yung PPA na intended for implementation of cash allowance. Yan, nandito tayo sa PPA 396. Yan na PPA 396. Okay. Then syempre yung reference, ano yung pinagkukuna nun, yung GAA natin. Hanapin natin yung PPA 396. Dito sa right side makikita ninyo na PPA 396. Tapos nakalagay naman dyan stock allowance and GAA. Oh, yun, PPA 396. Okay. O kailangan dito, mapapansin niyo mayroon ditong checker. Ibig sabihin, binavalidate niya yung selected PAP at yung reference. Yan, mag-error yan kung hindi ka consistent dun sa selected PAP and selected reference or legal basis. Kaya kailangan naka-okay yung bot, yung dalawang checker niya. Then sa purpose, nandito na natin itatype yung funding requirements, funding requirements for payment of teachers cash allowance for FY 2020. Okay, nang bahala dito. No, sample lang yan. Okay. Next, sino yung recipient dito tayo sa 2? Kanino mo dadalhin? Kanino mo ibibigay yung sub-araw? Select lang dito sa drop-down. Then dito, ang technique dito, kasi marami yan, buong nationwide kasi to, yung listahan dito ng mga implementing units hanggang school.
Ang technique dito, for example, ang bibigyan mo ay division. Kung division, itatype nyo po rito yung para magkaroon ka agad ng ano, schools, yan, division of, alba, schools, division of, alba, Marinduque. Ayan, ganyan. O, makikita nyo na yun, schools division of Marinduque. O, ganun ha, ganun gagawin nyo. Kung school naman, bawa, school, bawa, bang, yan, bang National High School. Yan, ganun lang. Itatype ninyo yung mismong pangalan ng operating unit. Ulitin natin, pag division, school, division, type lang natin, division of Marinduque. O, yun. Marinduque. Ayan, o. Nakikita nyo rin dito yung region sa right side. Nakikita yung mga region number dito, division office. Ito, guided kayo rito. Kita nyo sa right side dito yung right side yung division and region. Division region. Okay. Marinduque yung example natin. Oh, it's called division of Marinduque. I-select ko na to. Okay, makikita nyo rito, the school's division superintendent and school's division of Marinduque, region 4B. Dito, magpa-pop up din dito na okay. Ito, bakit, anong purpose nito dito? Ito, binavalidate niya kung tama yung region mo rito at yung region na rito. Kasi kung mali yung naselect mo rito na region, operating unit, mag-e-error yan. Bawa, siselect ko yung region 5. Maliin ko ha. Yan o. Nag-e-error siya o. Error. Ibig sabihin, mali yung naselect. Region 5 pero region 4B yung pagdadalhan. O. Kaya, kocorrect mo yan. Doon tayo sa Marinduque. Okay. O ngayon, dito sa account code, punta natin yung choke allowance. Ito, choke allowance. Ah, bibigyan mo si division ng 7,000. 10 lang, 7,000. Okay, 7,000 yan. Ngayon, dito sa note, okay na yan. Dito naman tayo sa note. O, ninonote lang natin dito. Pwede nyo rin panyan. Pero nakanote dito, the allotment range of allotted is valid for obligation until December 31, 2020. Yan yung isi-select po ninyo. Kasi yun yung validity. Then sa certified correct, depende kung ilan yung signatories ninyo. Dito sa signatories, merong tatlo na naka-alat dito. Ilan ba yung signatories ninyo? Tatlo ba? Dalawa? Kasi sa amin, sa central, tatlo. Si head ng budget division at yung director or ASEC, then USEC. Sometimes, dalawa yung signatories lang na available. Kaya mayroon ako ritong button na may dalawa lang yung pirma kung dalawa lang yung pipirma. Dito kasi tatlo. Tatlo yung pipirma rito. Sa button na to, tatlo. Dito, pag dalawa lang yung signatories. Yung na-take note ha, pag dalawa lang yung signatories, dito, ito yung kiklik ninyo. Kung tatlo yung signatories dito. Dito sa example ko, halimbawa, si Sir RD yung
certified correct. Dito kasi sa amin may mga OIC pa. Pwede niyo tanggalin na to. Yung portion na to. I-delete niyo na lang to kung hindi to kailangan. Yan. Kung dalawa lang sa inyo, i-delete niyo na rin tong dito sa side na to. I-delete niyo lang. Pwedeng iwanan niyo yung blanco. Halimbawa, ang director, yung pipirma. Then i-delete niyo na rin to. Delete lang, delete. Yan, para ang matira lang yung name nung director, then regional director yung makikita sa printout. Okay, nandito na tayo sa signatories. Meron pa tayo rito sa lower part, responsibility center. Ito, kailangan to, may responsibility center. Kasi yung pagkakadesign kasi nito, naka-align dun sa PMIS para ma-track down yung mga pondo. Naka-per activity code yun. Napansin nyo, may PMIS activity code. The responsibility center, yun, yung para sa RO, sa baba, click nyo lang. Kailangan may laman po ito, ha. Hindi pwedeng blanco to hanggang amount. Dito, hindi ko alam sa inyo yung kung sino yung nag-handle ng pondo ng chalk allowance. Parang ganun yung objective nitong responsibility center. Kung sino yung nag-handle ng pondo, nandun sa kanyang responsibility center. Kung nasa finance ba yan, or anumang PAP dyan. Kung hindi ma-identify, pwede mayroon naman tayo dito yung RO lang. Pwede nyo i-select yung RO. RO na lang, parang generic to. Parang sa DO naman, DO lang. Okay? O halimbawa, RO na lang. Then sa PMIS, sa purpose ng PMIS, sa bawat program talaga, merong activity code na minomonitor. Pero kung wala namang activity code pa, yan, wala dito makikita kasi yung makikita lang dito yung PMIS activity code once na naglagay po kayo ng data dun sa obligation program at dun sa may mga activity request and ATC. Yan, pwede naman tong iwanan na blanco lang yan. Then dito ilagay yung amount na 7,000. Okay? Yan, kompleto na. Ready to print na to. Pwede na nating i-print. O ganyan lang yung ating laman nito. Then, pwede na nating i-print. Kung dalawa yung signatories, dito lang natin i-click. Ayan, ito na yan. Pwede nang i-print dito. Ito yung pinaka-signatories niya. Ayan yung print out. Pwede natin palakiin lang. Para lang makita natin yung mga information ng sub-aro. Pakita lang natin yung information. Oh, ito yung magiging printout ninyo. Yung pinaka-heading ninyo, Region 4B Mimarupa. Regional Office, ibig sabihin, yun yung nag-prepare ng sub-aro. Andito yung PPA natin, saan kinuha yung pondo. Yan, sa ganun sa Central Office tayo, generic yung ating logo, DepEd. Allotment release order, yung pinaka-template natin. PAP, yan, makikita natin yung description, talagang malinaw kung saan nanggaling yung pondo. Current, tapos ito yung description ng PAP, implementation of grant cash allowance. Ano yung reference niya, yung GAA, yung pinagkunan yung pondo sa GAAW. Then ito yung ating sub-allotment number, series number 1. Date, prepared May 5, yan, RA number 11465, fiscal year 2020. Ito yung organization code ng regional office, fund code 101101, then funding requirements, yan, for payment of teacher's cash allowance, then purpose, then dito yung recipient, papunta sa schools division superintendent, division of Marinduque, Region 4B, ito yung organization code ng division proper ng Marinduque.
May region dito, then sa lower part nandito yung particulars, yung cash allowance, shock allowance, object code, amount, total amount in words, yan ako, automatic na yan, 7,000 pesos only, hindi nyo na tinatype, di ba? Then ito yung note, ayan, okay. At dito sa signatories, mapapansin ninyo dalawa, certified correct, RDC Ramilo, then approved Gilbert T. Sadsad, Regional Director. Okay, dito sa baba, yung pinaka-footer lang niya. O, ganun yung magiging printout ninyo. Kung gagamitin po ninyo itong BMS for preparation of sub-araw. O, pag pwede nang i-print yan, ganun na lang, i-print nyo na lang yan dito. Print report. Ganun na lang ang gagawin ninyo. Pagka-print, syempre, o, ito yung importante. Pagka-print, at pinapirmahan na at na-approve na ni director, may gagawin pa kayo. O, huwag nyo kakalimutan to. Kasi pag nakalimutan ninyo ito, hindi siya magre-reflect sa reports yung 7,000. O, kasi papakita ko lang ha, nag-close na tayo. Nakapag-prepare ka na ng isang sub-araw. Ang tanong, makikita na ba sa reports yon na transfer to? Ang sagot doon, hindi pa. Ayan, papakita natin sa reports. Generate tayo ng reports. Okay. Halimbawa, January 1 to May 31. Kasi May 5 tayo eh. O, kahit sa anong reports, halimbawa, dito natin tingnan. O, wala pa siya. O, yung 5 million pa lang yung nakita rito na allotment received. Sa transfer to, dapat mag-reflect dito yon. Yung 3,000, ay yung 7,000 na transfer to. Ang tanong, bakit hindi nag-reflect? Yung kanina nabanggit ko, hindi pa tapos yung proseso. Papipirmahan pa yon kay Sir RD, din sa director. O, then, pag napirmahan na, tapos, alam nyo yung date kung kailan na-approve. Yun kasi yung basehan namin sa central office kung kailan na-pirmahan ni USEC. Yun yung aming tagging kung kailan na-approve. Para yun, doon magre-reflect sa reports kung anong quarter, anong month. Yun, nakadepende yun doon sa approval. Okay. Close ko na ito. Close. Close ko lang. Ngayon, bumalik na. Bumalik na yung sub-araw sa finance. Yan, bumalik na sa finance yung sub-araw na pirmahan na ni director. Ano ang gagawin ngayon ninyo dun sa sub-araw? Yan, titingnan ninyo yung date at babalikan ninyo rito sa, babalik kayo sa sub-araw for tagging na approve na yung sub-araw. Kasi prepare lang natin tapos pinapirmahan pero hindi pa naman approved, di ba? Ngayon, dahil approved na, may ebidensya ka na, pirmado na ni director, balikan natin yung sub-araw preparation. Yan, dito na tayo. Makikita niyo yung button na to, approval status. Dito kayo pupunta ngayon sa approval status. Yan. Approval status. Ano ba yung ginagawa dito sa approval status? Yan, dito. Kikita natin dito, updating of approved sub-arrows and releasing to recipient operating unit. Na makikita nyo information dito, nandito yung sub-arrow series, kung sino yung region, PAP, date ng sub-arrow, ano yung purpose niya. And dito tayo sa status at saka sa date approved. Naka-note dito na approved sub-arrows only will be reflected in the reports. Kailangan dito, tatag natin siya na approve. Yan. Ano yung approve at zero? Approve. Minsan kasi nagkakaroon ng cancellation. Kapag prepare ka ng sub-araw, nandun na sa database, ang ginagawa namin dyan, sinisiro namin. Hindi namin dinidelete, kundi sinisiro
naka-note lang yun para hindi siya mapasama dun sa mga approve. Wala na siyang amount. Kailangan isiro mo, balikan mo yung prenefer mong sub-aro series na yun. O dito sa case nito, kasi i-approve natin, then kailan na-approve ni director, ilalagay mo yung date. Prepared, May 5. Pwedeng mabilis mag-firma si director. Pwedeng May 7. O yan. O May 6. Depende. O ganun ilalagay ninyo. Pag ganyan po, ibig sabihin yung reports magre-reflect yan sa month ng May. Nakadepende yung date approved. Yan na. Amount will be reflected in the reports on the date approved indicated. Dito. Kung June na yan, sa June mo makikita dun sa reports yung transfer to column. Eh kung talagang antagal bago na pirmahan, September, kailangan September ilagay mo rin kahit May 5 mo yung ginawa. Kaya lang sobrang tagal na nun. Yun lang yung sinasabi ko, yung date approved, may kinalaman yan kung kailan magre-reflect sa reports, sa lahat ng reports under transfer to column yung posting ng sub-aro. Yan, kaya kung same month naman yan, walang problema. Kaya May 5 prepare, then approve May 7. Okay, ganyan lang yung gagawin natin. Dito kasi kami naglalagay kami kung sa central office sino yung nag-receive, kung may pumunta sa central office. Receive by, ganun din sa inyo, may pina-receive din nyo, sino yung naka-receive, pwede nyo i-record dito. Or, kami kasi, ni LBC, okay, siyempre, kung nag-LBC rin kayo, through LBC, kung may pumunta sa inyo na representative, authorized to pick up, to receive, receive by, tapos kailan na-receive, pwede nyo rin lagyan yan. O, ganyan lang yung gagawin nyo, tagging lang. Okay na yan, magre-reflect na yan sa reports. I-validate ngayon natin sa reports kung magre-reflect siya, the month of May or second quarter. Close form. Yan, close na natin dito. Ito na yung gamitin nyo. Kung hindi dito ma-close, dito nga, kasi pag nag-click kayo rito, minsan hindi nagko-close. Yung X ang gagawin ninyo. Balikan ko lang ha. Kung ayaw po rito ma-close, dito po ninyo i-click sa arrow na to. Kung ayaw po dito sa close form, dito. Dito nyo po i-click. Yan. Dito, close form. Okay, ngayon, i-validate natin yung sa reports kung nag-reflect yung transfer to na 7,000. Generate tayo ng reports. January 1 to May 31. Kasi May siya. O, pwede na natin makita yan sa lahat ng reports. Sa plus reports, makikita natin yon. O, ito, nandito na siya. Yung transfer to na 7,000. O, diba? Sa tagging kanina, wala sa reports. O, ngayon, nandito na. O, kaya yung balance mo, 4.9 million na lang. O, yan na. Sa plus report yan. O, dun sa far 1. O, kita natin sa far 1. O, makikita na rin natin nandun sa transfer to yung 7,000. Yan. Kumbaga, hindi na yung posting natin nakadepende rin sa tagging nung sub-aro prepared kung kailan na-approve. Yan. Sa MOA, 7,000. Similar to FAR 1A, kung titingnan natin sa FAR 1A, ikita na rin natin yung magre-reflect sa choke allowance. Yan, ito 5 million, then may 7,000 na transfer to. O kaya sa balance natin, kita natin yung unobligated balance natin, choke allowance, 4.993 million. Okay, ganun lang yung proseso sa kabuuan ng pagta-transfer nung pagpiprepare ng sub-aro. O, yun yung kuha natin ng sub-aro. Yan, balikan ko lang dito. Paano mo makukuha naman yung details ng mga sub-aro? E dito, magagamit nyo yung mga button na yan
Kasi kami may mga receiving, may mga summary by region, summary by PAP. Punta kayo sa edit sa baro. Kung gusto nyo i-extract yung Excel file, pwede nyo puntaan dito sa edit sa baro. Kung gusto nyo naman kunin yung details talaga, yung Excel file. Yung katulad sa binibigay namin sa inyo na summary list. Nandito. At dito rin kayo pwede mag-find kung mayroon na kayong maraming sub-aro dyan. Dito, export. Export, all sub-aro, export, sub-aro with responsibility center. And i-click lang itong button na export, sub-aro with responsibility center. Click natin to para lang makita ninyo yung sa Excel. Okay. Nakita niyo ito, Region 4B, Organization Code, Recipient, Marinduque, PPA, Amount. Yun, nakikita natin, Purpose, Sub-Aro Number, Date, Division, Marinduque, PMIS, kung may Activity Code yan, MOE, Account Code, Responsibility Center, yung Series, Activity Code, kung yung sa internal yon, PPA Description, Approved, Status, Date Approved. Yun, makikita, ito yun, pansin nyo, yung tagging, ito yung sinasabi ko, naka-approve. Then, ano yung source, SARO GAA ba siya, current or continuing, ARATC, yan, number. O may PMIS tayo na ano. O, ganun lang. Andiyan na yung details din, kaya makukuha nyo rin sa Excel yung lahat na naka-prepare dito na sub-aro. Dito naman sa export na ano to, wala lang siyang iba naman yung nakikita dito. Wala siyang responsibility center. Yun lang yung kaibahan nito. Parang ganun din lang siya. Wala lang responsibility center. Okay, dito kayo kumukuha ng mga information. At kung mayroon kayong inaantabayanan na for signature, yung mga for signature, pag sinabi natin for signature, ang clinic nyo rito, mayroon kasing approved sub-aro only, pwede mong extract. Mayroon namang for signature pa lang, ibig sabihin hindi pa siya nakatag na approved. Kaya pag clinic mo yung for signature, blanco siya kasi wala ka namang pending, wala kang pending na for signature. Okay? O, ganun lang po yung pag-prepare ng sub-aro. Yan, kasi medyo marami na sa akin nangungulit din na region dahil nag-uumpisa ng mag-transfer ng allotment sa kanya-kanyang implementing units. Yan, pwede nyo nang gamitin to. Again, yung diskarte lang, pwede nyo gamitin ito or pwede rin hindi. Kaya lang yung... ang gagawin nyo kung hindi nyo gagamitin to, kung Excel file yung sa inyong ginagawa pa rin na usual, ang gagawin nyo yung posting ninyo dito sa sub-aro, makita nyo yung idea, flexible lang siya eh, flexible yung BMS, pwede nyo ilump yung halimbawa nag-prepare kayo ng 10 sub-aro, kunin nyo lang yung total amount nun, then mag-prepare kayo ng dummy sub-aro number don sa loob. Ilagay nyo yung total amount, ilagay nyo yung PPA, then para mag-reflect, then itag ninyo na as approved, o magre-reflect na siya as approved na dun sa reports, magre-reflect na yung mga amounts. Yan, ganon. Hindi ito, ano, hindi ito persahan na gamitin ninyo. Flexible yung BMS. Kung gusto mong gamitin na yung features nito, okay yan. Dito na kayo mag-prepare ng sub-aro. Again, may diskarte nga. Sabi ko nga, pwede kayong gawin nyo pa rin yung dati. Pero yung posting ninyo ng transfer to, dito na sa sub-aro module. Hindi na dun sa registry. Kasi sa registry, wala na yung transfer to. Okay? Dito na sa sub-aro yung posting ninyo ng transfer to. Okay, sana naintindihan na mabuti yung paano gawin yung pag-prepare ng sub-aro. Okay, maraming salamat. Thank you.